Kumusta mga brad? Kapag sinabi nga po nating made in China, kadalasan yung reaksyon ng tao hindi talaga ganun kaganda. Kahit pa sabihin natin yung produktong made in China eh ganun naman talaga kaganda. Para sa iba, tagilid pa din siya. O diba, ayaw nila sa made in China. Pero gustong gusto nila yung mga Chinita. Sa ngayon, madami pa rin talaga mga tao ang ayaw na ayaw sa mga made in China. Kasi nga daw low quality, bulok, mabilis masira at madami pang ibang negatibong komento. Ganon nga po nila ilarawan yung mga made in China. Pero yung paborito nilang laro dati, Chinese Garter, Bayuta. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, kapag sinabi nga po natin made in China, hati talaga ang opinion ng mga tao dyan. Lalo na pagdating sa mga motorsiklo. Dito kasi sa Pilipinas, tinatangkilik talaga ng mga tao yung The Big Four or yung apat na Japanese brand. Yung iba nga, The Big Four lang talaga yung alam nila. To the point na kapag nakakita sa ng Vespa, ang tawag nila made in China. Yes po, ganun sila ka-loyal doon sa The Big Four. Hindi na nila alam or hindi nila kilala yung ibang brand. Weh, kalokohan. At isa nga po sa masasabi nating papalag or pumapalag sa The Big Four na made in China, walang iba kundi ang Chinese brand na CF Moto. At isa nga po sa mga pinakakilalang motor nila dito ay ang NK400 na sinasabi nga po ng ilan na matibay nga naman daw talaga. Kayang magipagsabayan doon sa mga top brand. At kahit papano, may napatunayan na. Dahil nga po sa mga feedback na yun, mas lalo pang nakikilala ang CF Moto dito sa Pilipinas. At sa kakatapos nga lang po na ginanap na motorcycle show or yung makina moto show, meron na naman isang motor ang in-unveil ni CF Moto. At hindi po ito basta simpleng motor lang, sapagkat isa nga po ito sa talagang pangmalakasan nila. At ang motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang kuya ni CF Moto NK400 na si CF Moto NK800 or 800NK. So nang tingin talaga hindi natin may tatanggi na ang gwapo niya. Ito yung mga klase ng motor na magkakalablife ka nang wala sa oras. So tingin mo gwapo ka na nun? Siyempre, gwapo yung motor mo. Pero katulad nga po na sinabi ko kanina, kahit gaano pa siya kagwapo or kaganda, tatablahin pa rin siya ng iba. Katulad na lang sa mga komento na yan, nilahit na yung motor at may pagka-races pa. Alam niyo yung races, yun yung favorite subject ng ibang estudyante. Yung mga taong ganyan mag-isip, hindi ko alam kung ano'y tumatakbo sa isip nila. Nag-iisip ba sila? Or may pinanggagalingan ba yung mga sinasabi nila? Kasi kung ako ang tatanungin, ba't niyo ako tatanungin? Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Para kasi sa akin, wala namang problema kung China bike ba yan or Japanese bike yan. Kaya imbis naman lahi tayo, respeto na lang. O sige, paiga, bigyan ka ng CF Moto 800NK. Pero square yung gulong. At dahil dyan, pag-usapan na po natin kung ano ba meron sa kanya at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto 800NK na mayroong 799 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke dual cylinder, dual overhead cam with 8 valves, fuel injected, at ito po ay naka liquid cooled. So hindi siya panis sa Honda Click 125. Katulad nga po sa ibang higher displacement na motor, meron din po itong slipper clutch. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 95 horsepower at 9,000 RPM, 81 Nm of torque at 8,000 RPM. At base nga po sa mga tao nag top speed sa motor na ito, ito na po ay kayang tumakbo sa bilis ng 220 km/h. Top speed yun sa ibang bansa. Pero dahil nandito na nga siya sa Pilipinas, panigurado, aabot ng 300 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magalaga ng 15 liters fuel tank capacity at wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero syempre dahil ito nga po ay isang 800cc na naked bike, expect the unexpected. Okay. Ang sukat ng kanyang gulong 120x70x17 sa harap at 180x55x17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka dual disc brake sa harap at naka disc brake din po sa likuran na naka dual channel ABS nga po. So para sa isang malakas na motor, kailangan din talaga na malakas din ang kanyang stopping power. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795 mm. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niyang mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito ay naka full LED na. At speaking of ilaw, isa nga po sa pinaka-highlight sa motor na ito, syempre ang kanyang headlight na parang nga daw pong ulo ng transformer ng Meralco. Hindi, joke lang.
Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-TFT instrument panel na meron na nga pong sariling navigation. May iba't ibang riding mode at marami pang ibang mga features. At doon nga po sa mga taong nagsabing bulok pa rin ang motor na ito kasi nga ito daw po ay made in China. Ayon nga po sa ating napagalamang chismis, ang makina pala sa motor na ito ay ang makina din ng KTM Duke 790. So kung paano nga po nangyari yon, ganito lang yon. Yung CF Moto at ang KTM, meron silang partnership. Ganun lang kasimple yon. At dahil dyan, ang makina nga po sa motor na ito ay hindi rin po talaga basta-basta. Quality. Pero ito mas quality sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang inverted fork. At sa likuran ito ay ginamitan din ng pangmalakasang monoshock. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present ka ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So una na nga po dito, ang kanyang lagay ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito, alam nyo na yun. Pagdating naman po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakalaga ng 488,800 pesos. Kaya nang bahala magsabi kung mahal ba or hindi. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alamin na kung sino yun. So shout nga pala kay Aileen Grace Yamit. Shout kay Leo Margololo at pati na rin sa kanyang kumpare. Shoutout kay Kobe Cayetano. Shoutout kay Trueside. Shoutout kay Giancarlo Alarma. Shoutout kay Mark William Pamatong. Shoutout kay Dario Castro. Shoutout kay Miljan Campanilla. Shoutout kay NG. Shoutout kay Andy Asombrado. Shoutout kay Senyor Pepe. Shoutout kay Mr. Cape. Shoutout kay Percival Corpus. Shoutout kay June Vincent. Shoutout kay Jim Gagasan. Shoutout kay Muhammad Nanang. So ganito lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-Pie.